Hello. Mic test, mic test. Tuna ko dito. Hello. Magandang araw sa inyo lahat. So, welcome to my first ever video vlog. So, ako nga pala si Alan Custodio, or you can call me Lance for short. Okay, so previously ang mga my content ay about sa mga e-money. So fanatic ako pagdating dun sa usage ng e-money kasi ginagamit ko din siya on my personal business such as yung loadings, yan, mga loadings at transfer ng mga e-money. So ayun, i-share ko naman sa inyo yung mga some stuffs na mga na-order ko sa online such as yung Lazada, yung mga tawag na I guess makakatulong sa inyo sa mga katulad kong mga naka-work from home, yung mga timbahay. Okay, so let's start. Today naman, ipapakita ko sa inyo isa sa na-order ko sa Lazada na sa tingin ko yung kakatulong sa inyo, lalo na yung mga nag-work from home o yung gustong magkaroon ng non-connection kahit run out. So, itong item kasi ito is pinoconvert niya yung traditional nating router, diba? So, tuloy sa amin, PLDT yung gamit, ano, PLDT fiber, meron kami router yung gamit. Traditionally wise, nakasaksak siya sa sa wall socket at it consume electricity. So paano kapag nagkaroon ng brownout, hindi natin siya magagamit. So wala tayong connection, lalo na kung wala kang backup o kung mahina yung data niyo sa bahay o kaya wala kayong packet wifi or other means of internet connection, magagamit niyo itong item. So ito yung in-order ko. So bali ito ay ang pangalan niya ay this is a converter USB 5 volts to 12 volts. Yun. So bali at tawag doon, in short, kino-convert niya yung ano yung tawag doon yung power na gagamitin instead of yung sa electricity, yung sa socket mismo ng anong router, pwede mo siyang gamitin sa tawag doon yung power mula doon sa power bank. Okay? So ito yung sasaksakan, isasaksak mo doon sa router and then dito naman yung sa power bank. Yan, USB port siya. So ito yung pinaka ano niya. So I guess ito yung kino-convert niya yung mula dun sa power bank mo papunta dun sa router. Okay? So papakita ko naman sa inyo yung mamaya yung sa Lazada. So napaka ano niya, tawag doon, napaka convenient to use and then super antog siya. Kaya siya nire-recommend ko kasi na-try ko na siya previously during sa typhoon Ulysses. Okay, so far since yung ano ko, yung gamit kong power bank is yung Promos na 30,000 mAh. Okay, so far tumagal lang siya na almost kalahating araw lang din. Kaya I guess sa susunod kailangan ko lang mag-order pa ng more than one na power bank. Kasi aside from nakasaksak siya dun sa modem, I guess malakas siyang kumain na mag-consume ng power. Nakasaksak din syempre yung mga phone namin that time kasi nga ano run out that time. So super struggled kami pagdating sa electricity. Almost 2 days kami nawala din ng kuryente. So kaya naisip ko rin i-share din to sa itong vlog na to or video na to para at makaya-help din sa mga lalo na yung mga lugar na madalas magkaroon ng run out and then mga naka-online yung mga kanilang work or gusto lang talaga nilang kumunik sa mga loved ones nila. Ito talaga is nakaka-greatly help para kahit pa paano makapag-access para tayo sa internet connection. Okay? And then yun, share ko sa inyo kung saan ko siya nabili sa Lazada. Wait lang ha. Iyan natin yung Lazada. So, ito guys yung in-order ko sa Lazada. Yung overall name niya, yung complete name niya na dito is DC-DC Converter Cable USB 5 volts to 12 volts, 700 mAh DC jack step up power module na nagkakahalaga ng 135 pesos. Medyo mahaba yung pangalan niya. Okay. So, pero kapag isa-search siya sa Lazada, pwedeng kahit nyo na lang yung USB 5 volts to 12 volts. So, marami kayo may kita doon item, iba't iba klaseng products. Pero ito yung nare-recommend ko, yung ganitong itsura niya. Kasi ito na yung na-try ko. Okay. And then, nabinili ko din siya kasi kung titignan mo yung mga reviews, yan, magaganda naman yung reviews niyan, tsaka puro positive naman. Okay, lalo na itong pangatlong reviews ito, na-try ko kasi siya, yan, mabaga, same kami nung unit na ginagamit na router, yung PLDT fiber, so yun, maganda yung naging, ano, kung magagumagana sa kanya, edi, pares kami, if ever, which is yun nga,
na-try ko na siya nung nakaraang nagbagyo, gumana naman siya. Okay, so yun, 135 pesos yung price niya, then 42 pesos yung shipping fee namin dito sa Tansa Cavite, since taga Cavite kami. Yun, overall 177 pesos siya. In order ko siya last October 30, and then dumating naman siya nung November 4 lang in preparation nga nung bagyo. Yun, almost 4 days lang yung inintay ko. Yun, okay. So yun nga, going back, yun nga ko sana kung bibili kayo, sana nga magkaroon ito ng stock, di ba? Pero currently yun nga out of stock pa siya. Pero pwede niyo siyang, pwede naman kayo mag-check ng ibang seller. Ayun, may mga nag-o-offer naman nung tawag doon ng the same, di ba? The same naman ng product na to. Check niyo na lang kung maganda yung reviews. Ito, ito meron oh. Meron din siya. Scroll niyo na lang para ma-check niyo din siya. And then meron pang iba't iba namang seller, pero ito yung nire-recommend ko talaga, yung ganitong design. So ito yung dito tayo sa paano natin siya i-try sa router. So ito yung sa amin PLDT home fiber. Currently yung ginagamit yung traditional na electricity kung yung kuryente yung kasasak siya. So ito yun. So diba papakalaman ko siya. Ayan. Pinatay ko siya nang hindi ako nagsasabi sa kanila. Pasensya na. Okay. So ayan. So nyari yan. Try, kunyari wala na siyang kuryente o brownout na that time. So patay na yung mga ilaw. So ito yung nabili natin sa Lazada. So ito yung isasaksak natin sa likuran. Okay. So sasaksak nyo sa dun sa halip na ito yung sa tawag din yung sinasaksak natin sa electricity, sa power socket. And gagamitin natin itong item na ito. Okay. And nasaksak ko na. And then isasaksak nyo lang itong USB port using dito sa power bank. So makikita mo kagad nagkulay, nag-ilaw kaagad yung tawag doon yung yan yung power LED. So next naman dyan is kapag ilaw na yung Wifi tsaka yung PON, ibig sabihin pwede na akong makagamit ng Wifi. So yan, so currently ang gamit na niyang power is yung sa power bank, and then tawag doon ito, gumana siya doon sa router natin. So pwedeng makasagap yung phone mo, yung mobile devices mo, o yung laptop, or kung ano mang gadget na ginagamit mo para sa Wifi, magagamit mo siya in terms of emergency nga pag nagka-brownout, kung walang tayong kuryente. Yan! So nagka-ilaw na yung Wifi natin, and then yung PON natin, yan, nagbiblink na yung mga ilaw, yan. So working siya. So yun, legit siya kumbaga. So yun, kaya ko siya nire-recommend para sa katulad kung mga naka-work from home, o yung may mga business sa bahay na kailangan ng internet pa rin kahit magkaroon ng brownout, kahit temporarily. O kaya pwede naman kayong bumili ng maramihang power bank kung sakali para lang magamit mo pa rin yung internet. Kung yun yung mode o either mode of communication mo that time, o may business kayong kinikater, o gusto nyo talagang kumunik lang sa pamilya. Okay, kaya nire-recommend ko siya kasi on my own, nagagamit ko siya. Diba? Okay? Yun, that's all for today. So stay tuned na lang sa mga susunod ng mga item na gusto kami at i-share ko sa inyo mga nabibili kong items sa Lazada or Shopee, yung mga kakaiba, diba? At saka yung mga pwede makatulong din sa inyo. Okay, yeah. So bear with me. So ito yung pinaka first ever video vlog ko. So kung meron kayong gusto pang i-comment or suggestion, yun, comment lang kayo dun sa comment section. And then kung nagustuhan nyo naman itong video, you can like and share na rin po. Okay? Then pwede niyo ring i-visit yung iba kong mga videos such as yung mga payo o mga sinishare ko rin about this sa mga e-wallets natin such as yung usage ng Pensa PH, Paymaya, at saka Gmail. Okay? So maraming salamat po and bye-bye!